Ayan, hello, hello, and good afternoon mga kaibigan. Yan, this is Jaden of Rapture Gaming Network Philippines. You're watching the Itomax League Championship Philippine Qualifiers Mineski Racer vs. Dreams Legion Steel Series. Ang manalo dito makakasama ng Batusai papuntang Singapore para maglaro sa LAN. Ano? So, ito. Mineski at the Radiant side, Dreams at the Dire side. At ang ganda ng laban kanina ng Mineski versus Pacific 2, ano? Talagang tuloy-tuloy yung aggression ng Mineski, hindi nila binigyan ng space yung Pacific 2 para gumalaw. And although nakabawi yung Pacific 2 kahit papaano sa ilang team fights, hindi na nila kinaya kasi ang katina nilang damage na binibitaw ng Mineski. Kung maaga sana nakakuha ng BKB yung Enigma, yung DK at saka yung Gyro, palag-palag pa sana sila doon. Pero ayun, eliminated ang Pacific 2 and this is the final match. Losers bracket finals ito, pero hindi, wala na tayong grand finals kasi two teams will be advancing. Ano, two teams ang magkakwalify. First na una ang Batusai, sino Paseo. At ito, Mineski banning out the Queen of Pain, Lone Druid, Pathrider. And siguro ayaw ang iba ban out nila dito. Pero tingin ko kukuha na naman ang Visage itong Mineski. Kanina pa nila inaano yan. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. And Shadow Demon na lang ang binanaw dito. So baka nga Visage ang kunin dito ng Mineski. Kanina pa din ginagamit yan. Ang hirap talagang tapatan yan. Ayan, yun nga, first pick nga ulit. Ang hirap talagang tapatan yan kasi yung kanyang soul assumption ka, talaga ang ganda gamitin, ano. Especially try reverse try, pero Dreams has the Nyx Assassin. Dreams has the Nyx Assassin picked up. In good for ganking. At mag-IO kaya dito ang Mineski? Tingin ko hindi, pero posible. Kasi ewan ko ba, ang gandang gamitin ng IO kapag nasa Radiant side eh. 10 seconds remaining. Pero abangan na lang natin. 5 seconds remaining. Ito, nag-iisip si Yoshi. Sino kaya ngayon pipiliin? Si Darkseer pang offlane. Radiant team. Yeah, medyo kalma muna tayo dito. So hello sa lahat. And good afternoon. DK picked up now by Mineski. That's gonna be their mid laning hero. Tamang balance ng sakunat at saka sa pushing power. Pero weird na walang pumipili ng life stealer. I mean, oo nga, nabago yung mechanics niya with the open wound. Ano, being at level 1 kailangan malapitan bago mo makast. Viable hero pa rin naman ang life stealer sa tingin ko. Pero ayan, OD na ginamit kanina ng Mineski, sila na nag-ban out. Triumph Protector in the list na rin dito ng Dreams. Kasi grabe, ang ganda talaga ng hero niyan as a support. Pero although hindi naman ganun ka-useful yung kanyang overgrowth kasi kung napansin niyo kanina nung ginamit ng Mineski itong trend, hindi siya gumamit ng kanyang overgrowth eh. Ayan. And Alchemist remove, tanggal na isang farmer dito ng Mineski, but still maski yung mga hero sa Pilipinas nila, yung tipong hindi kailangan na masyadong maraming farm eh. Yung tipong mid-game pa lang, pwede lang sumabay, pwede lang makipag-bakbakan. Ano? Kasi hindi na talaga dito yung hindi na ganun ka-effective yung mag-farm up ka pa until the late game, ano? 5 seconds remaining. Kailangan talaga mid-game pa lang, matapos yun na kagad yung laro. Ganun kabilis yung meta natin ngayon. And given nga yun, malaking change yung sa 6.78 patch na yung courier nga, hindi na masyadong effective ang battle crowing. So kailangan talaga mag rune control kang mga teams natin, at by doing so
mas magiging active yung galaw ng mid laners natin or kahit yung mga side lane, mga support ano sa paggagang. Kaya mas action packed na yung mga laro natin. Hindi naman mahina yung volume ko. Yung boses ko na yung mahina. Boses ko na yung mahina dito. Pero ayan. Lapit ko lang dito saglit, ha? Ayan. So wala eh. Pinili ng mga teams natin na ano, dalawang tournament yung sinalihan nila. MPGL at saka itong E2 Max. Ang prize pool ng E2 Max, mga kaibigan, is $15,000 sa Grand Finals yun. And IO, ban out by Mineski. And $15,000 is 630,000 pesos, mga kaibigan, ang at stake dito para sa E2 Max Elite Championship. Grabe. So ito, Gyrocopter is now picked up here, third pick by Dreams. And Disruptor, ayan na naman ang Mineski. Ginamit kanina ng Pacific Tool, sila naman ang gagamit ngayon, Disruptor and Visage. So siguro yung mga yung last two picks dito ng Mineski is yung magandang AOE. Ano? Best of one lang ito, hindi ito best of three. Kaya do or die ito. Manalo, lilipad papuntang Singapore. Pero sagutin nila pamasahin nila. At matalo, eh wala. Again, this is just the Philippine qualifiers. Ano? Maglalaban-laban pa sila sa Singapore. Sa... And shout out to our sponsors again. E2 Max, Cathay, E-Club, CM Storm, and Cooler Master. And Leshrac now picked up here by Dreams Legion Steel Series. Trying to balance out their heroes ano, para maganda rin yung kanilang pag-push. And of course, pwede rin sa pag-gank, kaso mauna Nyx Assassin dyan. Tamang balance lang din sa AoE damage with the Darkseer and the Gyrocopter. Kailangan ma-sync nila yung kanilang vacuum cooldown, of course vacuum at saka split earth din kung kakayanin. At ito na naman, aggressive tri-lane na naman na makikita natin dito sa Mineski with that Windrunner pickup. Ano? Yan yung magiging tri-lane nila. Owa na naman ang hawak dyan, pero ano kaya yung gagamitin dito ni Bimbo? Kasi kita natin si Joven ang gagamit ng DK eh. Pero Drow Ranger removed here by Dreams. And Templar Assassin, last man here for Mineski. Wala pa tayong mid laner para sa Dreams, ano? Yeah, ito. Abangan lang natin. Hindi, 10 seconds remaining. Hindi Singapore dollar to. Ay, Singapore dollar pala. Singapore dollar pala. Pero malapit pa rin yung conversion nun, ha? Kasi ang Singapore dollar, 15,000 Singapore dollar is 500,000. Okay, nabawasan ng 130k. Pero still, ba? Half a million yung price pool. Ang makukuha ng winner sa Grand Finals, ito yung prizes natin ano. First prize is 10,000 Singapore dollars plus $50 na Steam wallet. So tingnan natin ha. Convert tayo. 10,000 Singapore dollars is 334,000 pesos para sa grand prize. Sa second place naman is 2,000 Singapore dollars, that's 66,000 pesos. And third place, 1,000 Singapore dollars, and that is 33,000 pesos. So, malaki-laking price ito.
Pero ayan, Storm Spirit is the last pick here for Dream Legion Steel Series. Makikipagsabayan ata itong Dream sa ano, sa bakbakan, mga kaibigan. And we're still waiting for Mineski's last pick. Sino kaya kanilang pinipiliin para sa kanilang solo hero, ano? Kasi Windrunner, ano na to eh. Windrunner, mangyari dito. Aggressive trailing niya ito. Visage Disruptor Windrunner. Si Owa gagamit yan. Eto na. Last. Sino kaya? Five seconds remaining. Walang pumili ng Magnus dito. And Nature's Prophet! Nature's Prophet ang pinili dito ng Mineski for their last pick. Yan natin, grabe. 3 games na si Gio. Kanina pa visit ang gamit niya. So, we will see. Again, ang manalo dito, lilipat papuntang Singapore. Bimbo ang gagamitin niya si Nature's Prophet. Si Uwa ang gagamit ng Windrunner. Naantay na lang natin. Sino ba yung naantay natin dito? Si Fox na lang pala naantay natin. 10 seconds remaining. Pero okay pa rin itong ano, action pack ito. Action pack ito, panigurado. Okay, so pakilala ko muna yung mga players natin. First, para sa Radiant side, we have Mineski Razor. We have Joven as our DK, Gio on the Visage, we have Owa as the Windrunner, Bimbo on the Nature's Prophet, and RR as our Disruptor. Para sa dark side naman, we have Dreams Legion Steel Series. We have Yosh as the Nick Assassin, Storm Spirit, gonna be used by Ryo. Si Doa ang gagamit ng Darkseer. Si John Lloyd ang ating Gyrocopter. Inaantay lang natin yung ating last pick. Andayin na lang natin. Sino na ba yun? Si... Kasama ko dito yung bad boys ngayon. Ayan o, pasabit kayo kay Bayabas. Ayan, sabit kayo kay Bayabas, patago kayo sa maleta niya. Huwag na ka mong magdala na damit. 15 kilos naman ang ano eh. Hindi ko alam kung libre yung accommodations, basta sagot yung ticket eh. Hindi ko lang sure. Kailangan i-confirm. Ayan, antay-antay muna tayo dito. Ayan, so mukhang game na tayo. Let's do this. O, paano nga magiging lane? As expected nga, magiging aggressive trailing na itong 4 Mineski. And
Yan natin kung makakasagupaan pa sila dito. Si John Lloyd, kailangan mag-ingat. Medyo solo manager itong gyrocopter natin. Ayan, inaantay niya. So, this is gonna be a defensive try lane here for Dreams Legion Steel Series. At weird, medyo nag-lane na kagad sila. Hindi sila nag-group up. Tulad ito, sama-sama gaming ang Mineski. Medyo naiwan lang itong si Bimbo kasi micro-micro lang sa kanyang trends dito to scout out. Pero si John Lloyd, pwede siyang mahuli dito kapag nag-dive dito ang Mineski. Ano? Makakasalubong din nila yung papunta dito. Tingnan natin, ha? Ito, nagpiping sila dito. Nagping dito si John Lloyd. Mukhang may nakita siya. Pero Mineski, umikot dito by the river at ayun. Nagping, nakita ng mga ano. Tingnan natin. Papasukin ba nila o hindi? Mukhang, ito, nag-aantay sila. Antay, meron tayong Thunderstrike ang inuna dito ni RR. Hop. Okay, ito na. Hop, easy ka lang. Hop, shot kumabit dito sa last rack natin. At, ang kati kagad ng damage na yun. Sayang, wala si Jove, ang layo niya. Pero napilitan kagad gumamit ng healing salve yung next assassin natin. So, okay na rin yun. At, illusion rune. Hop, relax ka lang. Ion shell na ko po ang linagay dito ni Doa pero okay lang naman yan. So mid lane it's gonna be Storm Spirit versus DK. At top lane, ewan ko kung paano maaano dito makakapag survive itong try rin ng Dreams, although okay naman yung stun nila, maganda rin pang depensa, pero mahirap eh, mahirap to, basta may visage na katapat itong try rin niya, mahirapan. And dito naman si Doa, hirap din dito sa Nature's Prophet, ano, ngayon lang naman gagawin ni ano dito, ni Bimbo dito eh, gamit lang ng Nature's Call, haras lang sa ano, sa Darkseer. And di naman mahihirapan itong si Bimbo sa Iron Shell, ano? Pero sa mid lane, todo haras itong ginagawa ni Ryo. Although hindi tumama yung kanyang ano. Ako po, si Yosh. Nakakaabangan dito yung dalawang support natin. Pero again, once na gumalaw itong Mineski dito, once na makapag-initiate sila, kahit siguro itong ano, ang aasahan siguro nila dito is yung slow ni Gio and tamang angulo ni Owa dito sa pag-shackle shot. And kailangan mag-ingat. Ito na nga ba yung sinasamay natin? Tamang angulo ng sa shackle shot pero it's not gonna be enough. Ang layo masyado or is it? Oh, ayun. Buti na lang. Hindi pa ganun kataas yung level ng Thunderstrike. Kaya kailangan nila mag-ingat dyan. And itong drip, sirap sila dito. At hop! Uy, hindi tumama yung stun dito kay Gio, pero okay lang naman. Relax, relax. 2 minutes in, still no first blood. Again, ang mangyayari kasi dito, Mineski, they will play aggressively talaga. Once na magka-levels pa itong si Bimbo, expect natin niya mag-tipi-tipi dyan sa top lane. And itong si Joven, pwedeng dumalaw-dalaw since, ayun nga, control the runes lang talaga. At itong si Ryo, mahihirapan dito, ano? Nanonost ako na dito, may hirapan dito itong Storm Spirit natin kapag hindi niya nakokontrol itong rune. Kasi nga, pinabagal na nga talaga yung courier and malaking factor talaga iyon. Kapag, ano, hindi siya nakakuha ng kanyang charge talaga. Pero dito sa top lane, engagement, napatay si RR at si Yosh, napatay din. 3 charges on the... Soul Assumption at sila siya kang gusto nila pero double kill dito para kay Doc. Stun! Tumama yung stun dito kay Windrunner. Rocket Barrage, tingnan natin kung makakapag triple kill pa ba ito si Doc. Kaso nandiyan na yung creeps. Tingnan natin, oh, mapapatay ba? Nandito na si Bimbo, mukhang mapapatay dito si Doc. Doc, kain tango, power shot. Hindi tumama, nandito yung Nixon Assassin, there goes the stun. Si Doc, mabubuhay pa at si Bimbo. Oh, umiikot, umiikot. Papatay pa ata si Doc, meron siyang Rocket Barrage. Kailangan niya mag-ingat, magkakaroon na ulit tayo ng stun. 2 seconds pero magbaback na dito ang Mineski. 2 all is the score, 3 minutes in. Kasi may tipi-tipi lang gagawin ng ano dyan eh, na Nature's Prophet dyan eh. Talagang magiging aggressive ang playstyle dito ng Mineski.
At ayun. So, sa mid lane, kamusta naman? Ayan, paresa silang may bote dito. So, tingnan natin kung paano magagawa dito ng ano, ng dreams. Kasi, kailangan ng dreams dito yung levels nila sa support eh. Oh, umahabol dito si Jobin. Pwede mag-tele dito si Nature's Prophet kung kinakailangan. Nagtitele na nga si Bimbo. Pero, smart move there by Ryo. Going to his tower. Tingnan natin kung aabot pa ba yung Sprout. Oh, mukhang hindi na. Oh, naku po, naku po, naku po. Si Ryo ay mapatay pa. So, at least nahuli niya pa. Pero nandito na si Doa, mga kaibigan. Pero nandiyan yung disruptor natin. Oh, ayun, natrap itong si Doa. Wala siyang pangkain ng puno. There goes the surge and the glimpse. Nice glimpse there by RR. Pero kulang yung damage nila. 3-all, grabe, close fight ito. Close fight ang laban natin. Grabe, kita nyo, ang aga nagkasama-sama itong Mineski, ano? Medyo malalim ata. Ayan, nahila itong DK natin. There goes the stun. Nandito yung next assassin. Nandiyan si Gio. Oh, ayun. At biglang back out sila. Pero na-stun itong si Ryo. Level 5. Wala pa siyang ball lightning. Yosh, magka-stun na ulit. Pero wala. Sulitex talaga dito ang magic stick. Oh, di ba nadi-deward? No? Ayun. Ito, humahabol-habol itong si John Lloyd dito kay Owa, pero okay lang yan. At si Bimbo dito, once na makapag level 6 na siya dito, okay na yung ultimate niyang yan. Pwede niya lang i-spamin ng ispamin yan. Pero still, wala pang ball lightning itong Storm Spirit natin, kaya kailangan talaga mag-ingat ni Ryo dito. And itong supports ng Dreams, ito lang yung mahirap eh. Lumirespond sila. Oh, teka, ang lalim ng pasok ni Joven dito. Joven, mayroon siyang magic wand. There goes the stun. And hindi niya na mababanatan yan. Inaantay niya pa yung bote niya. Kita niyo, napakabagal ng lipad ng courier natin. At ito na, uma-advance na itong si Doa dito. Alam niyang hindi niya matatapatan itong si Nature's Prophet kung lane per lane. Pero at least ayun, walang mana ito. Kaya hindi siya makakapag Nature's Call. At okay lang naman, makakapag-defend naman kahit papaano. So yun nga, sinasabi nga natin, lumirespond yung Dreams, yung support ng Dreams sa aggression ng Mineski. Kaso ang nangyayari, naiiwan sila sa levels, and yun yung importante dito sa Dreams. Especially this next assassin, kailangan niya magkapag level 6 ka agad. Ano? Para at least makakontrol nila yung ano, yung aggression nito ng Mineski. Pero for now, wala eh. Kailangan nilang rumespond eh. Pero at least ito, medyo natahimik muna ang Mineski dito. Ayan natin, top lane. Mga tutuloy ata nila ito eh. Nagtatago dito sa may Gedli itong si Yosha tsaka si Fox. Oh, ayun, nahuli na si Owa. There goes the stun. Oh, bracket barrage! Ang kati sir, pero buhay pa rin. Buhay pa rin si Owa. Wala siyang healing sa... Uy, power shot! Ayun, nahuli ng Thunderstrike. Yun lang, minalas dito. Binabalik na nila, nice one. Nandito na si... Bimbo at patay ang ating Leshrac. Stun by Yosh. Tingnan natin, Yosh, mabubuhay pa ba? Wala. Double kill by Owa. Grabe, nabaliktad ba nila yun? Buti na lang. Nakatakas pa si Owa doon, ano? Muntik na siya mahuli dito. Mapatay doon. Sayang lang si Doc kasi. Oh, oh, ang layo. Ang daming ginastos na mana nitong ni Ryo. At ayun, may panghila pa rin naman. Pero Bimbo is gonna take a fall. Stun, nandito na rin si Joven. Ayan na yung soul assumption. Joven getting the kill. Vacuum. And, oh, cast ng stun dito. Pero kailangan nila mag-back. Masyadong makati na to. May pang-stun pa dito si Joven. Pero wala na siya maaabutan. Sayang nga lang kanina. Kung si Doc, eh, hindi niya ata napansin kagad na nandito pala yung Windrunner. Hindi siya nakapag-stun, or hindi siya nakapag-rocket barrage agad. Kung napaaga pa yung Rocket Barrage na yun, malamang patay itong Windrunner at iba yung magiging storya natin dito. Pero right now, 7-4 is the score. Net worth lamang ang DK at saka Windrunner ng Mineski. Malapit na mag 3K pareho. Gold graph plus 1K plus in favor of Mineski. And 1500 plus in favor naman sa experience. Ano?
kamusta naman Dark Seer? Tamang pa-level lang, kuha pa ng items, kailangang maging tanky kahit pa paano. Pero you're still at level 3 itong Nick Assassin, level 4 Leshrac. Wala, matagal-tagal pa yung vendetta na yan. Pero ano pa naman, wala pa naman nakukuhang ano dito. Wala pa naman nakukuhang tore. Ang gate! Aabot ba yung glimpse? Naku po, nagkaipat yung pasabila dito. Nandito na yung glimpse! Ayun, pinabalik! Nice cancel there. Nice cancel sa stun. Ito na si Bimbo. There we go, wala tayong ano. Yun. Stun. Naku po, dapat siguro hindi niya na inalis. Power shot. Patay pa rin talaga siya. And TP out, Nature's Prophet. Hindi nakita. Pero ito, nag-ball lightning dito si... Uy, grabe naman si Ryo, hinahabol pa rin. Hindi mapatay-patay si Owa. Uy, naharangan pa ng puno. And then ang creeps. Takpo-takpo lang si Owa. Ayun, si Nerge, hinaharangan siya ng sarili niyang creeps. Wala. Habol pa rin talaga. Windrun na naman, kaso hindi umabot. Napatay pa rin, pero ito, stun from the high ground. Ayun, binugahan, patay. Ang ating Leshrac. 5-point lead here for Mineski. At nandito na yung mga creeps. Yan, diba? Napipilitan talaga yung creeps dito sa makipagsabayan. Kaso, ano eh. Yun yung gusto ng Mineski, makipagsabayan sila. Kasi alam ng Mineski, lamang sila sa disable dito kung ikukumpara mo sa ano. Kasi, sure target yung mga disable nila eh. Kung kukumpara mo dito sa ano nga, sa Dreams, although okay pa rin yung disable nila, eh mas mahirap patayin yung heroes ng Mineski dito. Windrun with her Windrun ability, hindi matatama ng right clicks. Geo, ito makunat nga yung Gravekeeper's Cloak niya, yung magic resistance niya, and of course yung Soul Assumption. Shara, hindi kakabit dito kay Doc. Ito sana si Owa, kaso wala. Darkseer going straight for Mecha, so kailangan nila yan, ano? Kailangan nila ng dagdag survivability during team fights. Pero still, no towers being taken down at ito na, rumoronda na mga familiars dito na yung visage natin. At medyo ano na ata dito, it's a trap na ata dito para kay Doc. Pero ayun, napatay pala si Bimbo dito sa bottom lane. Nagang ni Ryo, pero sa top lane, ayun si Doc, wala siyang pangkain. There goes the cooldown. Doc mapapatay dito, Soul Assumption, and he is down. Wala. Radiant structures are fortified. Glyph has been activated here the bottom lane. It's gonna be a tower trade. Tier 1 tower makukuha dito ng Darkseer, and sa top lane naman makukuha dito ng Mineski. So patas lang, good exchange, pero still namang ang Mineski dito. 5-point lead in the hero kills, plus 2k gold item check atin. And going for Mecha na rin itong si Owa. Mimbo may gloves of haste, no, kaya baka ano ba, maelstorm to o magma-Midas pa ba? Tingin ko medyo late na ata para sa Midas, pero ayun, armlet, sabi ni Cassandra, armlet. Pwede rin pang Wodota, no? Yun lang kasi yun eh. Kapag gusto mong masali sa Wodota, bili ka lang ng armlet. Ano na yun? Churbol yun. vacuum? Sinasichar itong seryo. Medyo makate. At wala pa tayong Wall of Replica dito para sa Darkseer natin. Kaya hindi pa sila masyado makakapalagdyaan. And two towers now being taken down here by Mineski. At alangan muna, atras-atras muna sila. Again, parang kanina lang. Rotation lang. Rotate. Ayan natin kung makakahabol pa ba itong si John Lloyd sa kanyang items. He's going for the race car build. Just go straight for the Drum of Endurance, ano? Kasi medyo nahirapan siya sa top lane. And build up from there. Siguro after the drums, pwedeng recta BKB na lang. Para at least hindi siya madi-disable. Pero itong si Bimbo needs to run away. Pero hindi na siya tutuloy dyan. Naku po, yun lang si Doa. Masyadong malalim yung pinasukan niya. May glimpse pa dito kaya hindi siya natatakot. Vacuum. Ayun, nasira yung puno. Search out. Naku po, naipit. Yun lang. Nabangga. Pings rin ang ping dito. Naka-smoke of the seat ang Dreams. Overclub. So BKB nga ang unahin dito.
Ano, ayan na nga. Di pa nga tatatapusin ito. Eh, BKB na kagad. Para makasabay sila dito sa bakbakan. Laban sa Mineski. Manabots man lang para kay Yosh, pero wala eh. Masaklap ang buhay. Mahirap masado. Ah, tingnan natin. Tier 1. Wala. Bibigay na lang siguro nila ito. Wala tayong 45. And, yeah. Tingnan natin kung tutuloy pa ang Mineski dito. Oh, there goes the vacuum. Pero, hindi. Split push na lang siguro dito. Subukan nila mag tower 3 pero masyado pong mataas yung HP dito ng mga tori natin. At sa bottom lane, ayan, na-stun dito si Yosh. At ayun, hindi na nakapag spike carapace. Huli na ang lahat. Na-shackleshot pa itong si Vax sa may Gedli. Eto na, may nag-TPN. Naku po, kita nyo si Doc, oh, kaka-TPN pa lang. Umaray kagad sa Soul Assumption, max level. Hop, oh, eto na si Bimbo. Bimbo has the, uy, Oblivion Stop, nakapag-minus pa siya. And, 2 heroes down, Last Shack is down, Darkseer patay na rin, pero Windrunner napatay. Eto, hinahabol pa nila si Gio. Gio is down. Mega kill na itong si Rio, pero this tower is gonna fall. Wala eh, kita nyo, di ba nakakasabay sila, kaso lamang pareho Mineski dito. Sa pag-push, 8-point lead. 5k advantage in the gold, 4k naman sa experience para sa Mineski, and still, wala, mukhang naka-corner na dito pa unti-unti ang Dreams. Pero ano pa rin naman, maaga pa naman masyado. So far so good. So far so good. DK gonna rush for his BKB as well. Meron na siyang Drum of Endurance, so okay na yan. So, talagang BKB ang pumunan na lang dito ng mga teams natin eh. Wala, hindi na uso si na Magnus eh. kasi 200 damage. Okay pa rin naman siyang pang set, pero malaki pa rin yung tulong nung damage nung RP niya dati. Pero na-shackle shot itong Sirio. Oh, Ball Lightning! Munti ka na. Hop, saka pupunta na huli si Fox dito, and okay, taas kilikili na lang nga. Wala. Lambot. Okay, ito, tier 2 na, binabakbak na ng Mineski. Abang, yes, may Vendetta na si Yosh, pero wala silang sentry ward dito. It's time, vacuum, asa na yung wall, level 1 wall pa lang, tier 2 tower is down. Hop, glimpse, balik ka dito. Hop, shackle shot, kapit sa puno, double stun there by Yosh. Orchid Malevolence, pumasok na, na-silence, naku po, kinetic, static storm, nice static storm there. Surge out, naku po, si Storm Spirit ang mapapanay dito, Orchid na itong si Bimbo, down goes, Rio, at, Yosh, takbo. Takbo. Radiant structures are fortified. Ayan, nag-vendetta na lang siya. Pero top lane, John Lloyd, kaya mo yan. Radiant's top tower is under attack. Basagin. May magtetele, may magtetele, may orchid. Hi! TP out! TP out! Okay, buhuli na lang. Hahaha, 18-8 ang score natin, 17 minutes in. At ako po, mauhuli na naman dito si Doa. Op, saka pupunta, tapong basura. Op, balik ka dito. Stun, wala, BKB na yung DK natin. Mecha, buhay pa rin siya kahit papano. Pero kahit papano na lang yun. Wala, dalawa sila namatay. There goes the call down. Doc, anong ginagawa mo? John Lloyd, mag-ingat ka. Wala, patay na. 3 heroes down. Ay, lako. Ang kate masyado dito. Dapat hindi na binibigay itong visage sa ano eh. Sa Mineski kasi na shutdown talaga nila yung trailer ng kalaban eh. Ang lakas mag-shutdown, and eto na, free Roshan dito para sa Mineski. Pero tingnan natin kung seryo magdadamus mo siya dito. Nanakawin niya ba yung Aegis? Sige na, kaya mo yan, nakawin mo. Dali. Meron kayong ano diyan. Ito na, pumipwesto na seryo. Tingnan natin. Mag-ala Superman ka. Ay, wala, ang bagal mo, sir. Lila ka agaw. Ayan. Wala eh. Bagal mag-loot. Oh, ayun, nahuli itong DK natin. Let's see, meron siyang BKB, kaya ayos lang.
Meron pa siyang Aegis. Ayun, unstoppable na si Joven. Bandesal Gaming. Up, ayun, tanggal kagad Aegis niya. Tanggal kagad yung Aegis niya. Pero ito, mahabol dito. Hindi ko alam ano ginagawa ni John Lloyd. John Lloyd, ano ka ba? Hindi ka na naman nakainom ng Bio Jessic mo. Naibit pa ng mga puno. Oh, ayun. Grabe, pinalibutan dito. At patay, ang last rock natin. Grabe, ang aggressive ng laro. Uy, hindi umabot itong si Bimbo. Ah, teka, tatapusin na nga ba ito ng Mineski? Hoy, kung madedefend pa ba nila ito? Ayan, nag-fortify. Kaso, ayun, mabilis naman yung respawn. Hindi pa naman ganun kalakas yung damage nila, kaya matagal pa ito. There goes the stun. Tignan na natin, ito na yung Darkseer. Ito na yung Darkseer, vacuum. Asa na yung wall? Ayan na yung wall. Hop, pasok. Basag yung TNT Tower. There goes the mecha na activated by Mineski. Hop, wala. Wala silang mapasukan dito. BKB activated here. Patay ang Leshrac. Walang nagawa si Fox doon. Ito na si John Lloyd. Ingat. Hop. Ubus creeps. Shackle shot na naman. Hop, kulong silang dala. Oh, patay si Yush. Si G. Uy, vacuum. Call down, naku po, aray ko, oom! Eto, pumapatay pa si John Lloyd, double kill by Ryo. Ah, wala na, hindi na nakagulong dito. Dinikitan niya lang ni Dowa dito, pero Dowa, ayun, natali sa puno. Godlike na. Godlike na itong si Joven. Ay, paano na kaya? Ayaw magpaawat ng Mineski. Tuloy-tuloy lang daw. Oo nga, ayaw i-level 12 ni Joven. Newsflash! Oy, newsflash! Meron ng ano yan, meron na yung damage over time, yung Elder Dragon form na level 2. Basa-basa rin sa changelog, gre. Pero ayan. Ah! Oop! Post up! Hindi pa rin! Oy, wala na pala sang Aegis, pero meron siyang Yasha. I-level 2 mo yung dragon mo! Pero wala, gusto niya nang mag ano kagad. Gusto niya blue eyes, white dragon kagad. Oop, ayun! Nag-BKB! Call down! May slow ka dyan. Pumapatay. Walang pakialam si Joven dito. Magic wall lang ang puhunan. Tele. Vacuum. Naku po, nahuli. Ayun, napatay din nila. Basag ang melee rocks dito sa mid lane. Pero tuloy-tuloy pa rin. Gulong-gulong lang itong si Ryo. Oh, wala na rin eh. Nahuli na rin dito si Dowa. Ayun, nakapag-BKB yung Storm. Malay mo, mahimala. Malay mo mahimala. Ah, mukhang malabo na yung ano na yun. Oh, daming ano, dagon. Tatlong dagon. Ayun, sabay-sabay. Dagon 3 kagad itong ano. Itong Nature's Prophet natin. Ayun, bumalik na si Bayabas. Hop, may nahuli dito. Dora. Uy! Go Scepter! Ho 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 ho! Oh! Buhay pa rin siya! Up! Wala. Siya pa yung nakapatay. Grabe ito. That's my boy! Up! First up! Up! Doc! Saka pupunta! Balik ka dito! Boom! Ayun. Geo getting the kill. Shackle shot. Natali itong si Ryo. May BKB. Di man lang nagamit. Takbo sir! Takbo sir! Woo! Gulong-gulong lang. Power shot dito mama. Pero alam na nga nila talaga ang GG na ito. GG commend. Wala pop game lang ang datingan. Eh, wala eh. So Mineski will be joining Batusai sa paglipad sa Singapore. Grabe. Dagon 3. Nako po, alam na to. PM daw sa Facebook. Nako po. Let the fun begin. Oh. Wala. Mineski taking this game. Oops, si Yosh, makakapatay si Yosh! Yes! Nabawian niya! Nabawian niya yung Ibimbo. Si
Ayun. So, mga kaibigan, saan na to? Sa Singapore na ulit natin makikita itong Batusay tsaka Mineski para dito sa E2MAX Elite Championship. And of course, kung may pera kayo dyan, bilhin na kayo ng Dota TV ticket. Ano? Bilhin na kayo ng Dota TV ticket. Gailang Lore, 17. Alam mo yan, napunta mo ba yun, Heinrich? Gailang Lore, 17. Ako. Tarado nga. Good game, well played. Grabe. Ayan, good game. So, salamat sa lahat ang nanood ngayon, mga kaibigan. Abangan nyo lang to sa YouTube. I-upload natin ang lahat. So, thank you for watching, guys. Adios.